bago natin simulan ang ating mga common problems sa ating mga seedlings, kayo, ano po ba ang mga dalas na problema nyo sa inyong seedlings? Kung hindi po natin madidiscuss ang problema niyan, ilagay nyo po sa comment natin sa baba para malaman po natin kung ano yung madalas pang problema na nararanasan ng ating mga seedlings. Start! Good morning, mga kaibigan. Ngayon po ay June 11 ng madaling araw. Ito po ay ang urban garden farming. Ang ating topic po ngayon ay tungkol sa common seedling care and transplanting problems. Yung mga problema po at mga pagkakamali natin sa pag-aalaga at pag-transplant ng ating mga punla. Okay. Number one, ang una pong problema na kadalasan na ating na-experience ay ang ating mga leggy seedlings. Alin po ba yun? Mapapansinin po natin, mahaba ang kanilang tangkay at nagbe-bend sila towards the light. Ito po ay senyales ng kakulangan o paghahanap nila ng ilaw or sunlight. Kadalasan po ay umahaba po ang tangkay nito going towards the light kasi kulang po ang kanilang sunlight na exposure. Number two, na ito po ay kadalasang nakakapanghina at kapanghinayang sapagkat ito ay ang dumping off. Napakatapos po nating hintayin ang germination, pag-sprout ang ating seeds. May magugulat po kayo bakit namamatay. No, kadalasan ay napuputol sa kanilang base. Ito ay nagpapahiwatig ng ating lupa ay may fungal infection na kadalasan ay cost ng unang-una, unsanitized yung lupa, baka matagal na nagamit, or dati na siyang merong fungus. Pangalawa, ay kadalasan, pag ito ay palaging basa at malamig, ay nagkakaroon siya ng fungus. So, ito ang umaatake sa ating mga seedlings, kaya kadalasan, kung papansin niyo po, yung ating seedlings, napuputol po siya sa base, at natutumba, at saka namamatay. So, ang mga solusyon po dyan, ay unang-una, pwede po nating palitan yung lupa. Lalo na po yung ano natin, yung seedling mix, kung saan po tayo nagpapalaki ng nagpapapunla. Huwag po tayong gagamit ng mga pond na compost na or garden soil. Sapagkat kadalasan, nandiyan po nagagaling yung mga bakterya at yung mga fungus na hindi pa po kayang labanan ng ating mga seedlings. At pangalawa, ilagay sa microwave oven or sa range. Lagyan natin for 10 to 15 minutes sa high temperature para mamatay lahat yung mga fungal, mga fungus at mga bakteriyang nasa lupa. At ang isa pa ay iwasan natin yung mag-overwater lagi sa ating lupa, sa ating seeds, sa ating seedlings. Kasi sa wet and cold na status ng ating lupa, doon nabubuhay po yung fungus na umatake po sa ating seedlings. Ang madalas na lang po natin dapat gawin ay mag-bottom water para hindi po laging waterlog ang ating soil mixture para sa ating seedlings. And then, ang isa pang maaari natin solusyon dyan ay maglagay tayo ng dry sand sa ibabaw ng ating soil. Para mangyari ay matabunan natin yung wet na ibabaw ng lupa na kung nasa nakatanim ating seedlings para hindi po mabuhay yung mga fungus. Yan po, para maiwasan natin yung dumping off. Kaya nagugulat po kayo kung minsan ay bigla namamatay or napuputol simula sa ibabaw ng lupa yung ating mga seedlings na akala natin ay bubuhay na. At ang number 3 naman na ang pinaka most common problem sa ating mga seedlings ay ang nakakalimutan po natin yung pag-hardening or nagkakaroon ng shock yung ating mga tanim lalo sa pag-transplant natin papunta sa kanilang grow box, pag-hydroponics, or sa talagang kanilang garden bed kung saan man natin sila itatanim. So, ang hardening po, ang hardening off ay ang pagsasanay o yung dahan-dahan nating adjustment. Kasi kailangan rin po ng ating tanim ng adjustment period. Kung sa hydroponics po, yung chemical na gagamitin sa kanila para sa kanilang fertilizer at yung exposure din po sa sunlight lalo na kung galing sa indoors yung ating mga ano seedlings. So ito po ay dahan-dahan nating
ina-expose ang ating mga seedlings bago natin i-full exposure sa panibago niyang environment na paglilipatan. Ngayon, kung tatanong niyo po, gaano katagal ba yung hardening off? Nasa sa inyo po yan. Tansyahin niyo na lang po kung paano po nagre-react yung tanim. Katulad ng aking mga pechay, ang ginagawa ko po, at mga lettuce, ang mga aking mga seedlings, hinihintay ko muna pong lumabas yung ugat nila sa ilalim pag nag-harden ako para mas madali na rin pong tansyahin yung tubig para sa hydroponic solution. So, at the same time, mapipili nyo na rin po kung which plant ang pwede nyo ilagay sa inyong system. Or makikita nyo rin kasi dyan yung weak plant tsaka yung mabilis mag-adjust. So, dyan po nagtatapos ang ating common problems sa ating mga seedlings. Sana po, yung bago po sa channel ko, don't forget to subscribe para makatanggap po kayo ng mga notification sa ganitong klaseng mga videos. Good night! At sa parting nalimutan, ay nalimutan ko lang nga po ang isa pang paraan para maiwasan ang dumping off. Ito ay yung paglalagay ng ating... Nalimutan ko na naman. And speaking of nalimutan, ay nalimutan ko po ito na huling-huling pinakamahalagang paraan para maiwasan ang dumping off. Ang paggamit ng 3% hydrogen peroxide na ihahalo po natin sa tubig. Nalimutan ko po yan. 1 part hydrogen peroxide at 4 parts water. Na kung saan, ilalagay po natin sa spray. Haluin natin ng gusto at ispray po natin sa tanim kasama na rin po sa lupa na aking nalimutan. Kaya huwag niyo po makakalimutan, doon nangyayari yung dumping off. Kaya huwag niyo pong kalimutan din mag-subscribe sa aking channel. Thank you and good day!